Kapis, paalala nga pala. Di tayo naghihikayat o nagtuturo sa mga bata na gawin to. Kung kayo ay below 18, huwag nyo na panorin itong video na to. Para lang to sa mga may karapatan ng gumamit ng disposable pads at gumamit ng mga vape. So disclaimer lang mga pisa, hindi tayo naghihikayat na gumamit ang mga kabataan o mag-DIY ng mga ganitong uri ng mga bagay. Dahil itong mga ginagawa natin to ay para lang sa mga 18 years old pataas. Paalala lang. Salamat! Kumusta mga pis? Welcome back nga pala sa aking YouTube channel. So mga pis, medyo naging busy tayo ng mga nagdaang linggo dahil marami tayong ginagawa. So ngayon, may free time ako para mag-vlog. Una sa lahat, patuloy ako nagpapasalam sa inyo dahil monetize na po yung ating YouTube channel. So palakpakan na naman dyan. Ganun pa man mga pis, hinihiling ko sa inyo na patuloy nyo i-share ang ating video, subscribe, i-like nyo na rin para maraming mga piece natin na matuto, makatipid sa paggamit ng disposable pads. So mga piece, ang topic natin ngayon, ang ooperahan natin ngayon, eh itong Instabar. Instabar, Instabar, Instabar. So ang flavor niya is apple ice. So pag tinignan nyo mga piece itong ano niya, itsura niya, konting review, grabe rice itong gearing niya. Napakasarap niyang i-handle. Ang ganda ng grip niya. Pati yung tip niya. Napakalambot. Tapos, andito ang charging port niya. Ayan. Tapos, itong ilaw niya, yun ang indicator. Indicator light niya. Ang wala lang siya, mga piece, yung airflow niya. So, simulan na natin para mabilisan na. So, unang gagawin niyo rito, mga piece, tanggalin niyo lang itong rubber. Ayan. Ganyanin niyo lang. Ayan. So, after niyan, after niyo matanggal to, nakita niyo yung pagitan na yan. Ayan. Gamit kayo ng panungkit. Ito ulit ang gamit natin. Mahiwaga natin yung panungkit. Re-repelin natin ito ng mayos. Kompleto. So ito, tutungkabi natin niya. Ayan, operahan natin yung gilid niya. Ganun lang mga pisa. Ganun lang simple. So ganun lang. Tungkabi natin. Tiunti. Hanggang sa makuha natin yung ano. Ayan, lumagutok na mga pis. So pag lumagutok na siya, madali na siya tungkabin. Ayan, operahan na natin. Ayan. So mga pis, eto na siya mga pis. Ayan. So ito na yung itsura niya. Ayan. So eto. Napakaganda nito. Alam niyo mga pis, kung bakit napakaganda ng Instabar na to. Napakadali niya ripilan. Angat nyo lang to, kunin nyo lang to. Ayan. So, nakuha na natin yung pom niya. Ito na yung pinaka-pom niya. Iyon kay guys ng Instabar, nakabukod ang battery niya sa pom niya. Kaya napakadali lang nito. So, ito lang yung positive-negative niya sa coil. So, ito ang ano niya, ang coil niya. Ayan, oh, ilalim. Ayan, coil yan. Ayan. So, paano natin ito i-re-replan? Ito na, mga pis. Tanggalin natin itong goma siya ibabaw. Sa may pom. Ayan, ganyan lang kasimple. Sa mga piece, mabilisan lang. Dating ritual natin ginagawa, linisin na rin natin to. So, ayan, segregate muna natin to. Iinom muna natin. Ito, yung pinaka-tip niya. Ayan. May pom, may ano yan. May pom na ano yan, maliit. Parang cotton. So, tanggalin niyo, mga piece. Binibilisan ko na, mga piece. So, ayan, tinanggal ko na. So, linisin niya rin to. Kailangan to, walang juice. Ha? Tapos, ito, lilinisin nyo rin yan. So, pinakita ko lang kasi ito, dati nalinis ko na. So, after malinis nyo, ibalik nyo na lang. Yan. Pag naibalik nyo na, iwanan nyo muna sa isang tabi. Dito na tayo ngayon mag-concentrate sa kanyang pom. So, ang gagamitin ko just dito, itong Kushman Strawberry, Mango Strawberry. Actually, salt nick na to. Mataas ang ano niya, ang MG niya. Kung doon nagkakamali, nasa
35 ata, 35 MG. Oh, something ganun. Ito yung Saltik na version ng Cushman. So, ito rin yung lagay niya, ibang klase. Oh, napakalit niya lang, oh. Saltik. Ayan. So, ito yung ginagamit ko na juice. So, repilan na natin. Kagaya ng ginagawa natin, syempre, ingatan yung malagyan yung pinakagitna, yung coil niya. So, ayan, lagyan natin. Ayan. Ayan. Kagaya ng ginagawa natin, lahat yan dapat malagyan nyo. Yung buong anong yan. So, ito kasi nalagyan ko na kanina. Tinuturo ko na lang yung ginawa ko procedure kung paano ko nalagyan to. O, after nyo malagyan to, so, balik na tayo sa pag-ano no, sa pagbubuo. Kung paano natin kinalas, ganun din natin siya bubuin. Mabilis siya lang to. Yung anong patagalin pa tong video na to. Sige, alam ko naman kayo, mga naiinip na rin naman kayo. Ang request ko lang sa inyo mga peace, pag dumating yung mga ads na yan, huwag nyo i-skip. Pakiusap lang, huwag nyo i-skip. Para naman gana-gana tayo lagi mag-upload. So ito, ilalapat nyo lang yan. Yan. Lapat nyo lang yan. Tapos, nakita nyo yung dalawang butas na yan. Yan. Yung butas na yan, dapat niya magtatama dito. Dito, sa kanyang trigger. Yan. Yung dalawang yan. So, paano mo gagawin yon? Simple lang. Kailangan magtama lang siya. Yan. Pag nagtama na siya, palibas at nakabukod naman yung battery niya, pwede mo itong hipakin. Nakita nyo? Kahit hindi pa nakatakip, nahihipakulan nyo kung bakit. Nakabukod kasi yung ano niya, yung foam niya sa battery niya. Tapos wala siyang wiring na pwedeng malagot. Kaya napakaganda nitong Istabar. Diba dati hindi siya napasama sa top 3 ko na gusto kong dispo. So ngayon, ito na yung top 1 ko, hindi na yung Aladdin Pro. Kasi napakaganda niya talaga. Lalo na kung gusto mo i-DIY ito, napakaganda niya. So ibalik na natin to. Paano natin ibabalik? Simple lang, paano natin kinalas. Yan. Palagot rin na natin. O yan, mga piece. Ibalik niyo yung rubber. O, diba? Charan, tapos na. Tapos na ang Instabar. Na-repilan na natin. Instabar. Ganun lang kasimple mga piece. So, sana nasundan nyo. Maraming salamat. Keep subscribing. Ito ulit. Si Kuya Iggy, magtuturo sa inyo lagi mga piece. Paano makatipid. Pasensya na kayo kung ngayon nakapag-upload. So, yun lang. Salamat. Babush.